So ayan, kinalas ko na lahat ng front brake, no? So lilinisin natin siya, tatanggalin ng likabok. And then magamitan natin ng brake cleaner itong mga guide pins, yung bolts, tapos itong yung holes. And then lalagyan natin siya ng brake paste later on. Ayan, wala naman tayong ibang adjustment na gagawin dito. Bi-visual check ko lang yung brake pads. And then yung disc brake rotor, lilinisan din natin siya. Gagamitan ko siya ng 240 grit. At i-deglaze ko siya. Meaning tatanggalin. Pag nakikita nyo masyado na siyang makintab, that means yung glazing, nagiging makinis na siya. So i-deglaze natin siya gamit yung 240 grit na liha. Sa malinis na natin lahat, liha lahat, bubugahan natin ng brake cleaner. Ayan. Kung may blower kayo, para mas matanggal yung mga dust, kasi hindi lahat nakaabot ng brush. So yan. Ayan, bugahan natin ng brake cleaner lahat to, parts na to. Patutuloy lang natin yung mga dumi hanggang sa wala nang tumulo. Brush natin ulit. Matutuyo naman agad tong brake cleaner eh. Ayan, bugahan ulit natin. Ayan, linis na. So ito, gagamit ako nitong Bendix Ceramic Seal Brake Parts Lubricant. May dedicated na lubricant na ginagawa sa mga hinges at joints ng brake. Or pwede rin naman yung grasa basta yung mga high temperature. Tsaka yun, lalagyan. After natin linisan yung guide pins, yung boots, tsaka yung hardware, lalagyan natin lahat yan. Tapos yung likod nitong disc brake natin bago natin balik dito sa brake. Itong lubricant na ito magsaserve din as noise suppressant, para mawala yung mga ingay pag nagpepreno. So yun, ingatan lang natin na malagyan yung mga may contact, yung contact, magko-contact yung brake. Nalagyan ko na yung brake, ito yung piston, yung slide pin, yung hardware, itong likod nito, ng brake paste. So ilalagay na natin yung rotor. Saka na natin, saka ibabalik na natin yung caliper. Ingat lang sa mga rubber boots. Tapos yung slide pin din natin, lalagyan din natin ng ito. Iwasan natin malagyan yung threading. Ito lang mismo. Masyadong marami dahil magiging kapitin naman yung dumi, lalabas sa boot yung sobra. Ganun din sa isang pin. Para makatulong siya sa, bali kasi ito, naki-slide siya dun sa sliding pin. Nag-a-adjust siya, depende sa kapal ng pads. Higpitan na lang natin to. Then yung higpit nito, huwag masyadong mahigpit. At, 20 foot-pounds lang ang higpit nito eh, sa torque.
And then after nun, bubugahan ulit natin tong rotor na disc brake cleaner. Bubugahan natin to ng disc brake cleaner and then yun na, tapos na. Proceed na tayo sa likod. Dito naman sa rear brake, tatanggalin natin tong hub cap. And then gagamit tayo ng 30 mm na socket. 6 point ah, hindi yung 12 para mas malakas yung grip. Tanggalin muna natin tong hub cap. Yeah, tanggal na yung hub cap. Tabi natin dito. Ang gagamit tayo ng 6 point socket, 30 mm. Ngayon, sobrang higpit nito. So kailangan natin ng breaker bar. Meron ako dito ang tubong mahaba. Yan. So bago natin tuloy ito, make sure na nakakalso yung kabilang gulong sa harap. And then tatanggalin natin yung handbrake kasi hindi natin matatanggal ito eh. Yan. And ito na. Nandiglan natin ang kunting alog. At ito na. Alright. Kita nyo yung buhangin na yan. Magiging dahilan yan ng premature brake wear. So yan yung magiging kailangan nating tanggalin. And then about sa adjustment, wala tayong gagawing adjustment dyan guys. Unless magpapalit yun ng brake shoe. Then that's the time na may mga i-reset tayo. Itong auto adjuster, kailangan natin i-reset yan pag magpapalit ng brake shoe. Sa kalagayan ng brake shoe ko, yan guys, makapal pa siya. So wala tayong gagawin kundi linis lang. Wala tayong ihigpitan kasi nga meron tayo nitong brake adjuster. Auto yan. Ito yung automatic na bumubuka yan para sumikip yung preno conforme sa kung ano yung kailangan ng sasakyan. Every time na ninipis yan, uusog yan. So wala tayong kailangan sikipan, i-adjust, as is yan unless magpapalit tayo ng brake shoe. Ingatan natin tamaan ng brake cleaner to, itong bearing. Dahil pag tinamaan ng brake cleaner yan, maaagos yung garasa nito. So tatanggalin muna natin guys yung buhangin. Ayan yung mga brake dust. Then lilihahin natin siya nung 240 grit ko. Tatanggalin na, i-deglaze natin siya para lumabo ng konti kasi ayan, nagkakaroon na siya ng konting linaw. And yun lang guys, gamitan natin ng blower para mas madali sa una, no? Then, ibabrush lang natin to. And then, pagka nag-brake cleaner kayo, guys, ingat kayo lagi sa mga goma. Kasi, yung brake cleaner, napapaluma niya agad yung goma. So, kahit sabi ng brake cleaner, na hindi, okay, doon lang tayo sa safe side. Ingat na lang tayo pag nagbubuga ng brake cleaner. And then, again, itong bearing. So, ganun lang, brake cleaner, lilihayin, tapos brake cleaner ulit. Ayun. Ayan guys, lilihahin lang natin hanggang sa magkaroon siya, hanggang lumabo na yung surface ng drum brake. Ayan, hindi ko mapapakita yung buong process sa video. At the same time, lihahin, ibigay nyo rin ng kunting liha yung brake pad para lang maalis yung mga impurities nyo. Okay. Nakapal-tapal pa siya. Nalinisan ko na ng brake cleaner. Tumulo na lahat ng dumi. Malinaw na yung huling tulo niya. At the same time, pati yung drum brake. What we gonna do is nalagyan lang natin ng konting grease tong spindle para hindi mag-stack up pagkakailangan natin siyang tanggalin ulit. Guys, i-check nyo yung smoothness ng bearing. So in my case, damandam ako pa na maraming grasa pa yung bearing. So good na siya. Anong gagamit ako ng thread locker na kulay blue o medium strength. Kahit anong brand guys.
For added peace of mind guys, para sure na kahit anong vibration hindi matatanggal tong lock na nut natin. Ayan. Ngayon ang karami, okay na yan. Suporta lang siya para just in case kung ano man mangyari. May mag-hold pa rin doon sa thread. Ayan. Much better kung gagamitan natin ng panghigpit gamit ang torque wrench, yung axle nut, para makita natin na tama at hindi sobra yung higpit na gagamitin natin. Ang recommended na torque spec nito is 230 Nm, para sure tayo na hindi sobra yung higpit, hindi rin kulang. Ayun. Kaya guys, maganda mag-invest din nito. Ayun guys, na i-torque ko na siya 230 Nm. Ugali ko kada may tinatanggal at binabalik na tornilyo, naglalagaw ng guhit dun sa bolt and nut para lang kung nagkaroon siya ng movement next time na tingnan ko to. So lalagyan ko lang siya gamit ng paint marker like this. Yan, isang guhit lang na ganyan guys. Yan, enough na sa akin yan para malaman kung nagkaroon ng movement. Ayan guys, last step, babalik natin yung hub cap, and then babalik na natin yung gulong. Don't forget na torque to 80 foot-pounds yung mga lug nut. And then yun lang guys, thanks for watching. Hope you like the video and please subscribe. Thank you.